Kamusta sa inyong lahat? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at patuloy na lumalaban sa panahon ng pandemya. Hangad ko ang kaligtasan ninyong lahat. Bago natin simulan ay maaring mag-subscribe ka muna kung bago ka lang dito, para updated ka sa mga bagong kwento. Magsimula na tayo. Sa muli ay Mario nga pala. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ko at ng kwento ni Mang Carlos. Agad kaming bumaba sa bundok pagkatapos naming puntahan ng kubo. At makumpirma ni Mang Carlos na hindi sila masasamang aswang. Sa isip ko noon ay parang hindi ako sang-ayon kay Mang Carlos. Nahayaan na lang sila. Wala akong tiwala dahil nasa dugunan nila ang pagkain ng laman ng tao at pangbibiktima sa mga ito. Pero may kaunting ginhawang ibinigay sa akin ng katotohanang ibinanggit ni Mang Carlos, na nasaksihan ko din mismo, na merong mga aswang na hindi masasama, hindi nang bibiktima ng tao. Sa isip ko noon ay sila siguro yung mga hindi naman talaga pinanganak at lumaking aswang. Hinawaan lang kumbaga. Biktima lang din ang sumpang kalakip ng kung anumang pinagmula ng lahi ng mga aswang. Ano't kay lungkot isipin na may mga ganoong nangyayari? Habang naglalakad kami ay hawak-hawak ko pa rin ang itak. At hindi ko malang naisip na ibalik sa tagiliran ko. Bata, o ano, unti-unti na bang nawawala ang takot mo? Sabi ko naman sa'yo ay sa una lang yan. Pwede mo nang ibalik yung itak mo. Kahit matapang ka, madalas kang tensyonado. Huminga ka ng konti. Walang silbi ang tapang kung nilalaman ka naman ang emosyon mo. Uwi ka sa akin ni Mang Carlos. Nung marinig ko yan ay hindi ko pa masyadong naintindihan ang mga tinuran niya. Dinaanan namin ang bahay na tinitirhan ng babaeng nakabaril doon sa aswang. Nakita naming dumating na ang asawa at kapatid niya. Ayaw ni Mang Carlos na itago sa kanila ang katotohanan. At dahil kilala naman niya ang asawa ng babae ay inilahad niya dito ang lahat ng nangyari. At ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng mag-asawang nakatira sa taas ng bundok. Paulit-ulit na sinabi ni Mang Carlos sa lalaki na wala silang dapat ikatakot. Dahil totoo ang sinabi niya sa pagkatao ng mag-asawa. Nung una ay medyo takot pa rin sila. Pero makikita mo ang respeto ng lalaki kay Mang Carlos. At naniwala naman din ito nung naliwanagan na. Pinuri rin ni Mang Carlos ang katapangan ng babae. Pero wag daw sana nilang husgahan ang mag-asawa sa taas ng bundok. Sa tono ni Mang Carlos ay parang sigurado talaga siya na maging buhay niya ay ipupusta niya na hindi talaga mambibiktima ng tao ang mag-asawa. Pagkaalis namin doon ay dumiretso na kami sa bahay ni Mang Carlos. Doon ay nag-umpisa na si Mang Carlos na turuan ako ng ilan sa mga orasyon at buhay na salitang alam niya. Ang sabi niya pa sa akin, may mga alam daw talaga siya pero mas pinili niyang huwag yung masyadong gamitin. Lalo na nung kabataan pa niya. Dahil kapag magpakadalubhasa daw siya doon ay baka matuto rin siya ng mga pamamaraan at aral sa panig ng kaliwa. Mahirap na daw. Kasi hindi mo alam ang mga posible mong gawin kapag matuto ka ng mga ganoon. Lalo kung may naging kaalitan ka. Siyempre tao lang din tayo. Gaano man kabusila ka mga intensyon mo ay maari ka pa ring lamunin ng kasamaan kapag sinubo ka ng pagkakataon. Mas pinili ni Mang Carlos na yung mga sa panig ng kanan lang ang malaman niya. Kumbaga ang mga kaalaman lang na makakatulong sa iba. Mga aral na pwedeng gamitin sa panggagamot lamang at pang proteksyon sa sarili.
Hindi man siya kasinggaling ng ibang mga albularyo sa mga ganoon. Yun ay dahil mas gusto niyang labanan ng mga aswang gamit ang sarili niyang mga kamay. Kumbaga, mano-mano lang. Nanatili ako sa bahay ni Mang Carlos hanggang hating gabi. Umuwi ako sa bahay namin dala-dala ang kaunti ng kaalamang itinuro niya bilang panimula. Babalik-balik ako ng ilang araw at tinuturuan niya ako kasi limitado na lang ang oras na ipamamalagi niya doon. Isang gabi, habang ipinaliliwanag sa akin ni Mang Carlos ang gamit ng iba't iba niyang mga armas, nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Mang Carlos. Aba, aba. Kanina ka pa dyan ah. Ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito. Mukhang hindi kita kilala pero kilala mo yata ako. Nakakatuwa na parang hindi ka natatakot sa akin. Inaaksaya mo ang oras ko. Aalis ka ba dyan o ako na lang ang lalabas? Nang mga sandaling yun ay nakuha ko ng umiti at hindi na ako nakaramdam ng takot. Pero tanging nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkatapos sabihin ni Mang Carlos ang mga salitang yon. Kung ano man ang nasa labas ay halatang ayaw nitong umalis. Doon ay pinakita sa akin ni Mang Carlos ang iba niya pang kayang gawin. Oh, ito bata. Minsan lang akong gumamit nito. Wika pa niya sa akin sabay ang pag-usal na ng orasyon na inihip niya sa palad niya. Pero bago pa man niya matapos gawin yun ay narinig ko na ang mabilis na paglipad ng parang malaking ibon. Nahalatang labis iyong natakot at nagmamadaling umalis. Ngumiti lang si Mang Carlos at muling naupo. Ang sabi niya sa akin ay wakwak daw marahil yun at may galit sa kanya. Ilang araw na rin daw niya kasing nararamdaman yun pero hinahayaan niya lang. Magkikita kami nung muli bata. Sigurado akong may nadali akong kamag-anak niya kaya sunod siya ng sunod sa akin. Pero sa muling pag-cross ng mga landas namin ay siguradong yun ang huli niya. Tatapusin ko na siya. Wika pa ni Mang Carlos. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa ginagawang pagturo sa akin ni Mang Carlos. Na parang ang nangyari kanina lang ay normal na lang na pangyayari. Ang sabi pa niya sa akin ay iiwan daw niya ang iba niyang armas pag muli na siyang umalis dito. Hindi na ako nagtanong noon kung saan siya pupunta. Kasi ramdam kong may personal na bagay siyang gagawin at labas na ako doon. Nung naupo siyang muli sa upuan niya, hindi ko na napigilang itanong sa kanya ang huling guhit. Lalo pa at ilang araw na lang ay alam kong aalis na siya. Sandaling nanahimik si Mang Carlos na parang ayaw na nang balikan pa ang nakaraan. May kung anong lungkot na kalakip ang tingin niya sa akin nung tinanong ko sa kanya yon. Pero dahil bata pa ako noon ay gusto ko talagang malaman dahil gusto ko ring maging katulad ni Mang Carlos. Tumango na lang siya at nagsimula ng magsalita. At ganito ang naging takbo ng kwento ng pangatlong guhit sa dibdib ni Mang Carlos. Nangyari to bata nung lagpas 30 anyos na ako. May anak na ako ng mga oras na yon. Bungad pa ni Mang Carlos. Nung mga panahong yun ay mga 2 taon na ang anak ko. Nakilala ko si Milagros nung ako ay napadpad doon sa Cavite. Matagal na panahon na ang lumipas. Nagkamabutihan kami at nagpakasal hanggang sa magkaanak. Madalas akong umaalis noon dahil kahit hindi man alam ng karamihan, laganap pa noon ang mga aswang. Lalo na sa mga katulad namin na may alam tungkol sa kanila. Iniwan ko ang mag-ina ko doon sa mga magulang ni Milagros. Aaminin kong may pagkukulang ako noon dahil mga 2 taon yata akong hindi nakauwi. Sa ginagawa kong pagsunod sa mga napapabalitang pag-atake ng aswang sa iba't ibang lugar. Mula sa isang lugar papunta sa kabila,
Nagpalipat-lipat ako sa loob ng 2 taon. Masyado akong nagtanim ng galit sa lahi ng mga aswang dahil sa nangyari sa nakaraan ko. Nung pauwi na ako sa mag-ina ko ay may masamang nangyari na agad sumalubong sa pag-uwi ko. Pagdating ko sa lugar nila Milagros, may mga taong nagkukumpulan sa kalsada. Mga ilang metro lang sa kung saan nakatira ang mag-ina ko. May isang binatilyo na nakahandusay sa lupa at wala na itong buhay. Nung tinignan ko ay may malaking sugat ito sa tiyan. Ang sabi ng iba ay nasaksak daw habang pauwi ito sa bahay nila. Pero sa itsura nun ay halatang hindi lang tao ang may gawa nun. Sa itsura pa lang ng sugat ay halatang hindi pa talimang sumaksak. Tinignan ko yon ang malapitan at hinawakan ko ang bangkay ng lalaking wala ng buhay. Nung hinawakan ko yon ay nakaramdam ako ng kakaiba na hindi ko maintindihan. Pero alam kong aswang ang may kagagawa ng kahindik-hindik na pagpatay. Nagmadali akong umuwi sa bahay. Pagpasok ko sa bahay ay hindi ko alam kung naninibago lang ba ako o parang may mali talaga na hindi ko rin maipaliwanag. Niyakap ako ni Milagros at naramdaman ko ang pagbabago. Nangangayayat ang asawa ko at parang matamlay at malungkot. Tinanong ko siya kung may sakit ba siya pero ang sabi niya ay wala naman daw. Alam kong may mali na nung gabing yon bata. Pero tumatanggi ang utak kong iproseso ang katotohanan. Wika pa sa akin ni Mang Carlos at sandali itong tumingin sa may nakabukas na bintana ng kubo niya. Ilang araw ang nagdaan at napansin kong kakaiba ang kinikilos ng asawa kong si Milagros. Yun ang unang pagkakataon na hindi umira lang pagiging maingat ko. Naniniwala pa rin ako noon na ang mga pagdududa ko ay mali. Ayoko rin kumpirmahin dahil ayokong malaman ang katotohanan. Mahabang panahon ng 2 taon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila. Hanggang dumating ang isang malagim na gabi. Nakarinig ako ng mga taong sumisigaw at humihingi ng tulong. Sa pilitan daw na kinuha ng isang aswang ang isang batang 2 taong gulang pa lamang. Pero hindi ang mga paghingi ng tulong ang gumulat sa akin. Pagdingin ko kasi sa tabi ko ay nawawala si Milagros. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon. Kahit sa harap ng isang aswang ay hindi ako nakaramdam ng ganoong kaba. Pero asawa ko na ang pinag-uusapan. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala ko. Agad akong naghanda. Ibinilin ko ang anak namin sa mga magulang ni Milagros. At mabilis na tinignan ang pinangyarihan ng pag-atake. Napakaraming tao at nagkalat na raw ang mga kalalakihan para hanapin ang bata. Alam ko sa sarili ko kung sino yung kumuha sa bata. Lalo pa at nung mga nakaraang araw ay iba na talaga ang kinikilos ng asawa ko. Malaking kapabayaan yon sa parte ko, bata. Mahal ko kasi yung tao kaya hindi ko mapaira lang kung ano ang dapat. Pero hindi ko hahayaang mabiktima niya ang kawawang bata. Ang sabi ng mga nandun, nasugatan din raw ang aswang dahil nanlaban daw ang ama ng bata. Doon pa lang ay alam kong may pag-asa pang maabutan ko siya. Sanay ako sa ganitong mga pagkakataon. Alam kong matutuntun ko kagad siya. Sinundan ko ang maliit na detalye. Saang parte ba ang hindi pa napuntahan ng mga kalalakihan? At doon ay may napansin akong ilang patak ng dugo. Mga baling sanga ng maliliit na puno. Hanggang dalhin ako noon sa masukal na parte ng gubat. Nakarinig ako ng mahinang pag-iyak ng bata. Mabilis akong tumakbo kung saan ang gagaling ang tunog. At doon sa likod ng mahahabang talahib, nakarinig ako ng pag-angil.
marahan akong lumapit at tumambad sa akin ang nakayokong nilalang na gusto ng lantakan ng kawawang bata. Milagros, tama na. Tigilan mo yan o hindi ako mag-aalin lang ang tapusin ka. Nanginginig ang boses ko noon. Alam kong sa loob-loob ko ay nag-aalangan pa rin akong patayin ang asawa ko. Pero nang mapansin niya ako ay walang pag-aalinlangan niya akong dinumog. Halos makagat na niya ako sa leeg. Milagros ako to! Sigaw ko pa. At doon ay nakita kong ang nakakakilabot na nilalang ay unti-unting nagbalik sa normal. Mabuti na lang at ligtas pa ang bata. Inamin ni Milagros sa akin ang lahat. Marami na raw siyang nabiktima at hindi na siya pwedeng gamutin pa. Kahit daw ang ipinagbubuntis ng kapatid niya ay siya rin ang dahilan kaya nakunan ito. Hindi na rin maibabalik ang mga buhay na kinuha niya. Nagmamakaawa siya sa akin na tapusin ko na siya. Pero hindi ko kaya. Ayoko. Hawak-hawak ko ang patalim na gawa sa tanso. Pero ayokong patayin siya. Mahabang kwento ni Mang Carlos at sa pagkakataong ito ay nanginginig ang boses niya. Nalatang nagiging emosyonal siya. Hindi na niya sinabi pa sa akin ang ibang detalye. Pero habang hawak-hawak raw ni Mang Carlos ang patalim ay bigla na lang daw tumalon si Milagros. At mabilis na inawakan ang kamay ni Mang Carlos na may hawak na patalim. At itinarak yon sa dibdib niya. Napakabilis ng pangyayari pero tanging ang tunog ng pagtangis ng isang manunugis ng aswang sunod na narinig sa kagubatan. Namatay si Milagros sa mga bisig ni Mang Carlos. Habang umiiyak siya ay inilagay niya ang pangatlo at ang pinakamasakit na guhit sa dibdib niya. Gamit ang mismong patalim na tumapos sa buhay ni Milagros. Nang mga sandaling yun ay nakita ko ang pagtulo ng luha ni Mang Carlos sa unang pagkakataon. Aminin kong maging ako ay naiyak noon. Hindi ko nahahabaan pa ang malungkot na yugtong ito ng kwento ko. Ilang araw pagkatapos noon ay umalis na si Mang Carlos. Marami akong natutunan sa kanya. May inilista siya sa papel na pangalan ng mga albularyong pinapapuntahan niya sa akin para mas dumami ang kaalaman ko. Baka sa susunod kong padalang kwento ay tungkol na doon sa panggagamot ko. Oo, isa na akong albularyo. Mario nga pala. Maraming salamat sa nag-abang. Ito na ang katapusan ng kwento ni Mang Carlos.